guys! Welcome back dito sa aking channel. Ito po ulit ang inyong lingkod, si Junior Abalahin ng Abalahin's TV. Guys, ang itatampok natin ngayon ay tuturuan ko kayo kung paano magtanim ng kangkong. Yung iba dyan ay alam na nilang magtanim ng kangkong. Pero guys, ito ay kakaiba. Ang gagawin natin guys, magtatanim tayo ng kangkong sa isang container ng tubig. Ito, dito tayo magtatanim ng kangkong guys. Ayan o. Oh. Absolute. 5 liters. Yan. Ano ang pagkakaiba guys ng pagtatanim natin? Please watch this. 1, 2, 3, come on! Ang kailangan lang natin guys, gunting, and then plastic container, at saka yung pambutas. Yan, pambutas, wala ako, mamaya na lang. Mamaya na lang yung pambutas natin. Okay guys, ang gagawin natin, dahil nakakahiya naman itong si, ano, si Absolute, ay, tatanggalin mo lang natin yung level nila. Nakakahiya naman, pero Absolute! Baka naman! Nahingi natin sa mga kapitbahay na mayroong ano, bata. Kasi, o bata, maliit na bata kasi kailangan nila ng tubig na inumin. Guys, ang gagawin natin, tanggalin muna natin yung level. Yan. Tanggalin natin. Okay. Ito na, si Absolute. Ha! Absolute! Beke naman! Kahit konti lang. Ang gagawin natin guys, hahatiin lang natin itong plastic container. Ha! Yan, hatiin na natin ito guys. Napakadali lang. Gugupitin lang natin to. Okay. Ito na guys. Nahati na natin. Ito na mag-isa guys. Bubutasan natin. Hindi pala bubutasan. Puputulin natin. Hatiin natin sa dalawa. Ayan. Okay. Oh. Hati na. Ayan o. Hati na sa dalawa. Susunod na gagawin natin guys ay bubutasan natin yung ating plastic container. Nakakita tayo ng bakal. Ito yung pambubutas natin dun sa plastic. Gagawin ko guys, papabagain ko ito sa apoy. Ito guys, mayroon ako ditong apoy. Dito natin iinitin itong bakal para ano, magbaga. Lagyan natin dito. Yan, lagyan natin yung bakal. Lagyan natin pa iinitin. Ayan guys, nagbabaga na. Kunin na natin. Yan. Pwede natin ito pang butas. Ang una nating bubulasan guys dito sa dulo ng yan dito. Yan. Yan. Isa-isahin natin guys. Yan. Tapos isa. Yan. Then dito naman sa gilid. Sa 2 3 4
Yan, apat ang binutas ko, guys. Apat din. And then ito yung pangatlo nating ano, plastic container. Mas maganda, guys, pag mainit na mainit ang ating bakal. Wala, isang salangan lang. Okay, ayan na, guys. May butas tayo dito. May butas tayo dito. May butas tayo diyan. Ayan, sa paligid. Ayan. And then, ayan, pare-pares na may mga butas. Kayong isa. Ito. Ang sunod naman natin na bubutasan ay yung bandang kwit. Okay, guys. Bubutas tayo sa banda rito. Yan. Kahit mga dalawa lang, guys. Dalawang butas lang. Okay. Yan. Ito, malaki. Tasan natin. Nawawala. Isa. Ito. Nandito pala yung isa. Yan. Sa level. Tayo magbubutas. Okay. Tapos na. Okay. Tapos na, guys. Nabutasan na natin yung puwet. Then yung bandang taas. Ang susunod naman, maglalagay tayo ng lupa. Lalagyan natin ito ng lupa. Bandang taas. Para step by step tayo, ang gawin natin, lalagyan natin ng tubig yung ating container, yung bandang kwet. Tayo sa pangatlo. Hey, puno na. Ito lamang kaputol, guys. Lalagyan natin ng lupa. Pero guys, hindi lang basta-basta lupa. Ang gawin natin, guys, mayroon ako ditong compost. Ito yung ihahalo natin dito sa lupa para mayroon siyang ano, nutrients. Isa na lang. Isa na lang, guys. Ay, yung dalawa, may laman na, oh. Okay. Dahil tapos na tayo maglagay ng lupa dito sa container, yan. Ipapatong na natin, guys, yung itong may lupa na container doon sa isa. Yung bandang kwet. Panoorin nyo, guys. Yan. Ipapatong lang natin. Yan. Asa isa. Ito, yung pangatlo. Oh, yan, guys. Kung mapapansin nyo, ang kwit ng ating, ang kwit ng, ano, pinaglagyan natin ng lupa ay nakasayad, nakasayad dito sa, ano, sa mayroong tubig. And then, ito lamang, ano, butas, ay nagsisilbing drainage. Kung sakaling halimbawa, kung sakaling uulan, lagyan ng lupa dito, ng tubig dito sa ibabaw, dadaloy sa baba.
Hanggang dito lang ang tubig. Hindi yan aangat hanggang dito. Kaya hindi malulunod yung ating tanim kung sakasakali. Ganon din dito sa isa, guys. Oh, makikita nyo, yung puwit andoon. Yung tubig ng level andito. Then, ganyan din yung isa. Ganon din yung isa, oh. Yan. Ito yung butas. Yung puwit ng ano, anda sa ilalim. Yan, nakasayad doon sa ano, sa mayroong tubig. Ang sunod natin gagawin ay magtatanim na tayo ng kangkong. Magbubutas lang ako dito. Yan. Maglalagyan ng ating buto. And dito. Dito, ayan. Paluwagin lang natin yung butas para mamaya lalagyan natin ng ano, binhi. Yan. Ang gagawin natin, guys, bawat butas, dalawang buto ang ilalagay natin. Yan. Dalawang buto ang ilalagay natin. Bakit, guys? Dahil kung hindi tumubo ang isa, mayroon pang aasahan. Diba? Oo. Kumbaga sa ano, guys, may rescue. Ayan. Yan. Siyempre, ang gawin natin, tabunan natin. Yan. Tatabunan natin. Baka madali pa ng mga ano, ibon. Oh, daming ibon dito. Baka madali ng ibon. Kainin ng ibon yung buto. Di wala nang tutubo. Uy, madali ng kapitbahay. Ayan. Ayan, guys. May bisita ako. Ayan, siya na ang nag-harvest. Yan. Malulusog, guys, yung ating ano, saluyot. Yan, tutuloy lang ating ginagawa kasi binisita tayo dito ng ating kapitbahay. Kung minsan, yan na humihingi. Kapag nag-harvest pa yung mga. Oo. Okay. Yan. Tapos na tayo. Siyempre, ang susunod ay diniligan natin. After 4 days, guys, ito na po yung resulta ng ating tinanim na kangkong. Yan, oh. Tumubo na at nag-umbisa ng magkaroon ng unang dahon. Yan, oh. Then dito sa pangalawang ano, tinanim natin pangalawang container. Yan, oh. Ito yung pangatlong container. Ang kagandahan lang dito, guys, mula nang tayo ay magtanim ng ano, kangkong, ay hindi na tayo nagdilig. Dahil mula dito sa ilalim ay nakakasipsip na ang lupa ng tubig hanggang dito sa taas. Ayan, makikita nyo. Kaya guys, ganyan ang kulay ng ating tubig dahil nga doon sa lupa. Guys, pasalan natin yung ating tanim na kangkong pagkatapos ng 25 days mula ng ating itanim. Guys, ito na yung aking tanim na kangkong. Yan, guys, kung makikita nyo, malago na. Yan. Actually, guys, pinag-iinitan na ito ni Mrs. Ngayon, guys, ito na. Kung makikita nyo, guys, ayan. O, yung level ng tubig ay nasa baba. At sumisip-sip siya. Ayan, makikita nyo. May butas tayo dito. Ayan. Ito, guys. Ang kagandahan lang, guys, dito sa kangkong na to, habang tumatagal ay lalong makapal. Habang binabawasan natin yung mga sanga, binabawasan yung mga tangkay, ay lalong dumadami ang kanyang mga ano, mga dahon. Nagkakaroon ng maraming suwi.
Ang kagandahan lang dito guys sa ating tanim na kangkong ay hindi na tayo dito nag-apply ng ano fertilizer maliban doon sa compost nung tayo ay magtanim. Alawa guys, hindi rin ako nag-apply ng insecticide para dito kasi napansin ko hindi siya lapitin ng mga insekto. Ito yung ating hydroponic na kangkong. Guys, dahil gusto na yung misis ko makakain ng ating tanim na kangkong, kukuha na tayo pang ulam. Gugupit lang tayo guys, dito tayo kukuha sa isa. Ang maganda ka lang guys, kapag mayroon tayong tanim na kangkong katulad nito, di na tayo bibili. Kung sakasakaling may kailangan tayo pansahog, di na tayo lalayo, andyan na. Nasa paligid lang natin. Kaya advantage talaga na mayroong tayong tanim na halaman na ganito. Tsaka mahaba ang buhay ito guys. Habang binabawasan lalong kumakapal ang kanyang mga ano, kumakapal ang kanyang mga dahon. Sa panahon ngayon guys, napakamahal na ng mga bilihin, mga gulay, karne, isda. Kaya kahit papaano pag may tanim tayong ganito ay makatipid tayo ng gastusin. Ito na guys, kapag harvest na tayo. Ang ginawa natin guys, tinagal lang natin yung ano, malalaki ng angkay ng kangkong. Itong mga bago lang, hindi na natin kinuha. And then, tsaka dito guys, sa pinutulan natin, kung makikita nyo, dami pang nakakasunod na ano, sanga sa ilalim, yan o, sa may puno. Yan. Yan, kung makita nyo, ang daming sanga sa ilalim. Yan, sa may bandang puno. Napakaraming sanga. Oh. Pa dito sa pangatlong ano natin, container. Daming sanga. Napakalusog guys. Yan o. English, ang tawag dito ay water spinach. Kung tatanungin nyo guys kung anong lahi nitong ating ano, kangkong, ito ay yung Chinese kangkong na ano, nabili kong buto sa Maynila. Kaya kayo dyan, kahit na maliit na space lang sa ating bakuran, pwede tayong magtanim nito ng kangkong. Di natin kailangan ng malawak. Sabihin ay kailangan natin yung malawak na ano, espasyo. Dito, hindi. And then, pwede pa natin ililipat. Halimbawa, nandun lang sa lilim lang, sa may garahin natin. Para maarawan, pwede natin buhatin. Saka dalhin natin sa, ano, sa may sikat ng araw. Kasi yung halaman guys, kailangan din ng sikat ng araw. Kaya yan. Pero tingnan sa akin guys, dito na talaga siya, nasa labas, sa gitna ng garden. Kung may natutunan ka man dito sa aking pagtatanim ng kangkong, kung bago ka lang dito sa aking channel, huwag kalilimutan subscribe, like, and share. And then, pindutin nyo na rin yung notification bell para manunotify kayo kung sakaling mayroon akong bagong video na i-upload. Maraming salamat! Bye-bye!